Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. So welcome po sa Dress TV. Bago ko po simulan ang balitaan natin, nais ko lang pong magpasalamat sa inyong lahat sa sumusuporta po sa aking channel na Dress TV sa Dress 2.0. Salamat sa inyong lahat, lalo na po sa mga vloggers na tumulong sa akin, kila Jake Magnus, Jiggy Barra, Kuya Chris Ulo, Tita Missy, Gandara SRU, Travelets TV, kay Jonggong, Real Talk Chicago at marami pa pong iba. Maraming salamat sa inyong prayer at pagsuporta sa akin. Malugod ko pong inaanunsyo na okay na po ang channel, tinanggap na po ni YouTube ang ating apela, ngunit patuloy pa din po akong magbibigay ng update sa 2.0. So magtungo na po tayo sa ating mga update ngayong araw. So kahapon po, nagkaroon ng party-party ang mga legit cover cards natin na pinamagatan na Sugod Clown Kapatid. Clowns Kapatid. So ayan po, makikita natin yung picture dyan. May pa-party si Mayor Sugod Clowns mga kapatid. Ito po ay Thanksgiving ng mga legit cover cards natin at makikita ninyo dyan yung mga behind the scene na picture po nila. Oh. Andyan si Tito Big and Joey, no? Makikita natin dyan sa stage. Nagsasalita po sila dyan. And then si Atasha, oh, napakasaya po. Si Main Mendoza, si Bossing Big Soto. And itong picture nila, binahagi din po nila. Kuha po ito sa Clowns Republic ni Mama Alan. So ayan, nakakatuwa lang makita na masaya po ang ating mga sinusuportahan ng mga legit double cards, nagkakaisa and nagkakasama-sama. Samantala, pag-usapan natin ang tungkol sa GMA na kung saan ay naglabas po ng 416 million dahil ito sa nalalapit na pagsa-shutdown ng analog TV. Ang TV5 at ang ABS-CBN po matagal na pong handa sa magaganap na ito. Once na hindi po prepared ang isang network sa pagbabagong ito, mapag-iiwanan sila sa ratings. Kung madalas sila sa mataas sila sa analog at hindi sila nakapag-prepare sa digital, kulelat po sila. Matagal na pong napaghandaan ito ng TV5 at ABS-CBN, kaya nga meron na agad inaalok ang TV5 ng mga Digibox. Ito ay upang paghandaan or paghahanda po sa nalalapit na pagsa-shutdown ng analog TV na siyang hindi gaano na pagtuunan ng pansin ng GMA kasi nakapokus sila sa analog. Ngunit ang sabi naman ng GMA, nagbitaw sila ng 416 million para sa pinakamahusay or far superior na wala pa sa merkadong makakatulong sa GMA once na nag-shutdown na po ang analog. Ayun nga po dito sa inilabas ng GMA News Online na article, NTC naghahanda na para sa analog TV shutdown. So ito po ay inilabas January 15, 2024. So kahapon, isinasagawa na ngayon ang mga paghahanda para sa planong pagpapasara ng analog sa telebisyon at paglipat sa Digital Terrestrial Television Broadcasting or DTTV, sinabi ng National Telecommunication Commission or NTC noong Lunes. Sa isang pampublikong briefing, sinabi ni NTC Deputy Commissioner Alvin Blanco na ang paghahanda para sa integration ay patuloy at ang ilang mga TV network ay nag-aalok na ngayon ng mga digital TV box. Sabi dito, ang ating analog shut off or phase out is hindi naurong. At this point in our transition, nag-uumpisa na tayo mag-prepare for the analog shut off. We're looking for a working date para sa analog shut off. It's something na pagpaplanuhan pa natin as we go along for the preparation, said Blanco. So ayan po, kumpirmado na po na mag-shutdown na po ang analog TV. Ayon pa po dito, hindi naantala ang deadline para sa shut off. Sa puntong ito, naghahanda kami para sa analog TV phase out. Naghahanap kami ng petsa ng pagtatrabaho para sa pagsasara at ito ay isang bagay na kailangan naming pag-aralan habang kami ay nagpapatuloy mga paghahanda. Ang pinakahuling data mula sa NTC ay nagpakita ng hindi bababa sa 18% o mas mababa sa 1 milyon na mga Pilipino sambayanan o sambahayan sa mga Manila ay gumagamit po ng analog TV. Tinatayang 82% hanggang 83% ng mga kabahayan
ang lumipat na po sa DTTB. Sa ilalim ng digital na serbisyo, magkakaroon ng mas magandang karanasan sa panonood ang mga manonood na may mas malinaw na larawan, mas magandang signal at mas maraming program na mapagpipilian. Sinabi rin po ng NTC na ang isang early warning broadcast ay isasama rin sa serbisyo na magbibigay daan sa gobyerno na maglabas ng mga advisories sa kaso ng mga emerhensya at sitwasyon ng kalamidad. Samantalang sinabi ni Blanco na isinasaalang-alang ng gobyerno ang posibilidad na magbigay ng subsidyo para sa mga sambayanan o sambahayan na ililipat sa DTTV. Yung TV viewers, sabi po ni Blanco, yung TV viewers, we encourage na mag-ship sa digital TV service. Mas maganda ang experience sa digital television. Mas maraming programs, mas maganda signal, mas klaro. Other than that, mayroon din tayong early warning broadcast na makakatulong sa ating mamamayan pagdating sa emergency at mga disaster, he said. So hinihikayat namin ang mga manonood na lumipat sa serbisyo ng digital TV. Magkakaroon ka ng mas magandang karanasan sa panonood, makakita ng mas malinaw ng mga larawan at makakapanood ng higit pang mga programa. Mayroon din kaming maagang babala sa broadcast para sa mga emerhensya at kalamidad. We encourage everyone, let's all prepare for a full digital TV series, dagdag po ni Blanco. Noong 2017, sinabi ng DICT, National Information and Communication Technology Planning Chief George Tardillo, kami ay nagtatarget ng 4-6 na taon na simulcast bago ang analog shut-off. Noong November 2013, naglabas po ang NTC ng Memorandum Circular sa Standard for DTTV Service kasunod ng utos ni Pangulong Binigno Aquino III noon na lumipat ang industriya sa digital TV gamit ang Japanese standard. Ayon pa po dito, sinabi ng GMA Network Inc. na gumagawa ito ng digital terrestrial television technology na napakahusay daw kaysa sa mga nasa merkado. Naglaan daw ito ng 416 million para po sa proyekto. Ngunit ang TV5 po at ang ABS-CBN ay maaga na pong naghanda dito sa malaking pagbabagong ito, no? Ngunit ayon naman dito sa ilang mga ating mga legit tower cards, sabi po ni Boss Jomso, yari na ang ratings ng GMA, malawak lang naman sila sa analog. Ang TV5 patuloy na lumalawak ang digital TV signal para maabot ang mga probinsya at maabot ang serbisyo ng network. Sa pamamagitan ng mga programa ng TV5, lalo na ang Itbulaga ng TBJ, malapit na ang analog shut-off at yari na ang GMA7. Yari na ang tahanang pinasara. Baka mauna pang mag-shutdown ang tape bago ang analog signal. So mula po yan kay Boss Joms. And ang komento naman ni ito ang True na page, ito na ang simula ng paglagapak ninyo sa ratings at permado na. Goodbye analog. Ngunit sabi naman po ng GMA Network Inc., di ba, naglabas sila ng 416 million para sa pinakamahusay na makakatulong sa kanila, no? Pagdating po sa digital. So tingnan na lang natin kung gaano naghanda ang GMA Network sa malaking pagbabagong ito. Kasi malaki po ang magiging pinsala nito sa kanilang network once na hindi po nila napaghandaan ang pagbabagong ito. So ang TV5 at ABS-CBN, okay na okay naman sila. Naghanda po sila. Kaya abangan natin, subaybayan natin ang mga susunod na kabanata ukol sa malaking pagbabagong ito.